niyo po ang lahat at umawit sa pambungad na amin. Oh,
panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinangalan mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahan mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumana upang kami maligtas. Sa pamamagitan ng Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pakinggan mo natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawain ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at tinitinuring minuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ininubos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahong sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinipilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa mga kailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga sa El Bayang Sanlihit, kanilang hayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi bubukas. Butihin mo o yung pag-ibig ay walang mali. Ang lakas ng buon ang siyang pagdulot ng aking tagumpay sa pakikibaka sa aking kaaway. Aking sinasabi, di ako mabanang. Magbuhay ako upang isa-isay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko ay hindi niya pinatid. Hindi ko ay ang batong na takwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoon Diyos. Kung iyong mamastan ay kalugod-lugod. Butihin o kahangahangang araw na itong ang Diyos ang bigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkos ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos.
si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ng 8, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.
Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito ay sinulat upang sumasampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Faith builds community. Yung ating pananampalataya should build a community. Kung natanda natin, si Jesus sinabihan si Pedro upon this rock. Kasi yung pananampalataya ni Pedro, like a rock, upon this rock, build my community, build my church. Okay? That's why yung tema ng ating pagbasa is about community. Sa unang pagbasa, ipinakita dito about community life. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya. Dahil sa nagkaisa sa community, walang nagkulang. Dahil kung may nagkulang, tinutulungan. Yun ang Christian community. That's why magtulungan. A community, dapat ang membro marunong mag-care, marunong mag-share, mag-support. Very ideal, no? Yung early Christian community. Lahat talagang tinutulungan. Okay? Tinutulungan. Sana all. Tulungan, bayad sa utang. Ganun. Okay? So, iba naman personal. Pero ito, more early community nila, ay talagang walang naiwan. Dahil sa ang pananampalataya pala, because faith builds community, ang pananampalataya, marunong tumulong sa kapwa. Kung meron kang pananampalataya, tinutulungan yung mga nangangailangan. Okay? Because faith builds community. At sa ikalawang pagbasa, ipinakita dito na ang pananampalataya, faith obeyed the will of God. Sinabi dito, ito, kapag inibig natin ang Diyos, tinutupad ang kanyang mga utos. Ang pananampalataya ay handang sumunod sa kalooban ng Ama. Tulad ni Maria, bukas isi-celebrate natin yung Solemnity of Annunciation. Diba? Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Maria, "Behold, I am the handmaid of the Lord." So ang pananampalataya, kung meron tayong pananampalataya, handang sumunod sa kalooban ng Ama, handang sumunod sa batas ng Diyos. Pero pag mahina yung pananampalataya, hindi nakikinig kay Lord, hindi sumusunod sa batas. Ang pananampalataya, ito yung magdala sa atin ng ating kabanalan, ng ating kaligtasan. That's why Jesus conquered death, no? The power of faith. No? That's why ang community ay mahalaga sa atin. Dahil dyan sa community, dyan lalago ang ating pananampalataya. Kung mag-isa lang tayo, paano lalago ang pananampalataya? Diba sa binyag? After sa binyag, tayo ay naging katawan ni Kristo. Lalago yung ating pananampalataya kung tayo ay manatili sa katawan ni Kristo. Dito nga sa Ebanghelyo, dahil si Tomas sa sobrang lungkot niya, iniwanan niya ang community. Hindi na siya kasama. Yung sampo, patuloy pa rin sila nag-gather, nagdadasal. At dahil nandun sa community, pinahalagahan, naranasan nila, nakita nila si Jesus ay buhay. Diba nagpakita si Jesus doon sa kanila. Pero si Tomas, wala doon. Bakit? Kasi sobrang lungkot ni Tomas. Wala nang yung kanilang master. Lord, nawala ka na. Mag-isa na lang si Tomas. Alam nyo ba, saan pumunta si Tomas? Sa Stanley Beach, nag-barbecue. Okay? So, sobrang lungkot niya. So, the following week, kasama ka, inakay si Tomas, sama ka sa amin. Balik ka sa community. Balik ka sa gawain, Tomas. Balik ka. So, kasama na si Tomas. Okay? At yung nagpakita ang Panginoon sa kay Tomas, no? At sabi nga, Panginoon ko at Diyos ko. Yung nakita na ni Tomas, ang Diyos sa community. So, hindi nakita ni Tomas
yung mag-isa pa lang siya. Yung kasama niya sa community na siya, no? Sumama na siya, nagsisimba, nagpupuri sa Panginoon, diyan naranasan ni Tomas ang Diyos. No? That's why, mali pala yung sabihin natin, alis mo na ako dito sa community. Laylo mo na ako. No? Mag-isa mo na ako. Maski mag-isa ka, hindi mo maranasan ang Diyos kung mag-isa ka. Because it is in the community. Of course, yung community hindi perfect. Iba-iba tayo. That's why tawag natin ang real community when we are able to accept our individuality. Kasi iba-iba tayo. Mabubuhay ang community kung tanggapin natin bawat isa. Pag hindi natin tanggapin bawat isa, kampi-kampihan na yon. Masisira ang community. Ito yung hamon. Kasi bahagi tayo katawan ni Kristo, alangaman hatiin mo yung katawan ni Kristo. Okay? That's why mabubuhay ang community kung marunong tayong tanggapin ang pagkakaiba sa atin. Hindi lamang tayo pareho lahat, right? Ibang kultura, personality, but mabubuhay, mabubuo ang community kung marunong tayo tanggapin ang pagkakaiba, ang uniqueness sa atin. That's why ang Ebanghelyo reminds us the importance of community. Ang there sa community, lalago yung ating pananampalataya. Dahil sabi ng Panginoon, di ba, in the Gospel of John, kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Di ba, tayo ay body of Christ, Siya yung head. Kung hiwalay tayo sa community, wala tayong magagawa. Okay? That's why yung ating pananampalataya as a body of Christ, no, we give glory to the Father. At in the last part sa ating Ebanghelyo, may sinabi rito, marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit, hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumasampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos. So marami pang ginawa si Jesus na hindi daw nasusulat sa aklat. That's why, hindi natin maintindihan ang Biblia pag walang tradisyon. We can only understand the Bible if we look back that tradition. That's why yung ating pananampalataya bilang Katoliko ay napalalim, no? Strengthen yung tatlo. Bible, tradition, magisterium. Yun ang tatlo. Ano yung tatlo? Tradisyon. Yung iba, hindi sumagot. Biblia, yung tradisyon, at magisterium. Ano yung magisterium? Teaching authority ng simbahan. Na yung nag-interpret tayo, interpretation it sa Bible, pariho lang. Pariho doon sa Katoliko ng Amerika, sa Africa, Europa. Isa tayo. Sabi nga dito, nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya, hindi iba. Dahil isa lang yung katawan ni Kristo. Yun ang magisterium, teaching authority ng simbahan. That's why yung tradition ay mahalaga dahil marami palang hindi nasusulat dito sa aklat at makita yan doon sa tradisyon. That's why yung tayo, meron tayong Biblia, tradisyon at magisterium. Very clear. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Saan mahanap? Sa tradisyon. That's why tradition is important para lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos. For example na lang, kung, di ba, sa creation story, yung paggawa, the garden, di ba doon sa garden, kung hindi natin maintindihan yung tradition, bakit mansana yun? Kasi yung tradition doon, at that time, ang nag-writer, ay wala namang, yun ang punong kahoy na popular sa kanila. So, ginawa doon ng yung middle of the tree, yung mansanas. Pero kung writer noon, pinili ni Lord yung writer Pinoy, baka hindi mansanas yun, saging. Oh. So, yun ang culture, yun ang tradition that we have to understand the tradition, the culture, para maintindihan yung Biblia. Kasi pag walang tradition, that's why sarili mo ng interpretasyon, iba-iba ng interpretasyon, paano tayo maging isang isipan, isang damdamin bilang mananampalataya? Okay?
But because of magisterium, nagkakaisa tayo. Okay? So, yun ang nagpatibay ng ating pananapa. Very clear, sinabi dito, maraming ginawa si Lord na hindi natalata sa aklat na ito at makita natin yan doon sa tradisyon. At today, ay sineselebrate every second Sunday of Easter, we celebrate Divine Mercy Sunday. No? Si nagpakita ang Diyos kay si Saint Faustina at sinabi doon yung kanyang pagmamahal, Divine Mercy, yung pagdakilang awa niya, parang ocean. Maski gaano kalaki ang kasalanan natin, pag nagpakumbaba tayo, papatawarin tayo ng Panginoon. That is the mercy of God. That's why the resurrection, yung pag-asa natin, God is a merciful. Huwag mong sabihin, wala ka ng chance sa buhay mo. Huwag mong sabihin, hindi ka na papatawarin ng Panginoon. God is a merciful God. Yan ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang hamon lang sa atin, lumapit ay sa kanya, magpakumbaba, lumapit sa sakramento ng kumpisal at humingi ng tawad. Papatawarin tayo ng Panginoon. Okay? That is, we celebrate Divine Mercy Sunday. Lahat ng kasalanan ay kayang linisin ng Panginoon. Pero nasa sa atin yan, hamon sa atin, kung lumapit ka sa kanya, paano ka mapatawad ni Lord? Hindi ka naman lumapit kay Lord sa sacrament of confession. So, sa ating banal na pagdiriwang, sa ating pagbasa, we are reminded the importance of faith, no? Kahalaga ng pananampalataya. Kung ang tunay na pananampalataya ay bumubuo, build community, hindi naninira ang may pananampalataya. At ang tunay may pananampalataya, marunong mag-share, marunong mag-care sa kapwa, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. And true faith ay handang sumunod sa kalooban ng Ama. Hindi ang sariling kagustuhan ang sinunod, dahil may pananampalataya, nilimot ang sarili at sumunod sa kalooban ng Ama. So, naway sa ating celebrasyon na ma-inspire tayo that every Sunday during our day off, nandito tayo sa simbahan para magpasalamat there in the community as a body of Christ, we nourish our faith. No? Walang mag-isa pumunta sa langit. Kung si Tomas ay nagpatulong mag-isa, patuloy mag-isa, baka hindi makapunta. We can enter into the kingdom as a body of Christ. At dahil kung gusto nito makupunta sa body of Christ, therefore, tatanggapin natin bawat isa. Pumasok na yung kaaway mo, o dito ka na, body of Christ. Lord, ayaw ko, may kaaway ako dyan. Si Lord, nakapasok na, ikaw yung maiwan. So, ang hamon, we have to forgive. We have to accept our individuality para maging bahagi tayo sa katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalat ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulag paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, tinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan, manalangin tayo. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na kaugat sa pag-ibig at habag, manalangin tayo.
Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalunan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noon sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubudyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-isang usanong na maging handu, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alaga, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng mabuha. Walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak.
kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Faustina, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Isama natin sila sa ating panalangin, lalo na yung may mga suliranin, may mga problema sa buhay. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos, sa turong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas tulong. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
Narito sa Hesukristo ang ating mawaing Diyos, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo.
Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Brothers and sisters who are available, please join us in praying for the soul of Deacon Matias. The vigil service and funeral mass will be taking place at our church on April 16, Tuesday, at 8 p.m. and April 17, Wednesday, at 10 a.m. Please refer to the details to be announced by the Diocesan Liturgy Commission. Send your angels to guard her and to protect her. And Lord, may you bless her generosity, bless her sacrifices. In the blessing of the Lord, be upon you as you journey sa religious life, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Good luck, Melanie. So, last time na ngayon. Tapos niyo rin magmato eh. Hindi ba dito mukhang Madre? Madre ni Tatawa. Pag-usapay ng blessing, we pray also for healing. Panginoon, salamat sa iyong muling pagkabuhay na ipinagkaloob mo sa amin. Ang iyong muling pagkabuhay ay nagbibigay pag-asa sa aming pananampalataya na ikaw ang aming tunay na buhay, buhay ng Diyos. Panginoon, kami ay nagpakumbaba na humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Aming idinadalangin ang aming mga kapatid na may karamdaman. Tipuin mo ang kanilang katawan upang makamta nila ang iyong kagalingan. Ikaw ang aming pag-asa at sa iyo lamang kami umaasa na mapagaling ang karamdaman namin at sa aming mga kaibigan. Natagumpayan mo ang Kalbaryo, ang iyong muling pagkabuhay ay nagpapaalala sa amin na ang tunay na nanampalataya ay may tagumpay.
sa kabila ng mga kadiliman ng aming buhay, sa mga problema namin, Panginoon, alam namin na aming itong matagumpayan dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Salamat sa tagumpay, salamat sa iyong pagmamahal at pagpapala. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus, aming buhay na Diyos at sa banal na Espiritu Santo, isang Diyos magpasawala ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa Espiritu. Magsitayo habang ininagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, tingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumatangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya ay namatay. At ngayon siya ay namubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa iyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo muling na buhay. Aleluya! Aleluya!